Grabe mga kadugyot! Ngayong araw nga pala, ay malapit na magpasukan. At mag-grade 2 na si Enchantress. Pero wala pa siyang magagamit. At mabait akong dito, ako ang bibili sa kanya. Grabe mga kadugyot, sobrang dami nito. Ayan o, kita nyo, grabe diba ang dami. Talo pa college. Ngayon tara, bili na tayo. Let's go! Kaya naman isang umaga, bago umalis kinuha yung pera at salamin ko dahil mainit. Check ko pala yung ginagamit kong pabango. Kahit di ako naliligo at pawisan na ako ng todo, hindi pa rin nawawala ang amoy. Mabango pa rin ako. Bibili na nga din pala ako ng tsinelas ko dahil sobrang luma na nito. Ay nako, kailan kaya matutupad yung pangarap ko kumulan ng snow sa Pilipinas? Lagi na lang kasing mainit. Meron pala nag-comment, hinaharap na sa yung bagong tricycle namin. Ito pala siya, hanggang ngayon wala pa kaming pangalan na naiisip. Sa buong buhay ko, first time ko lang pala sasakay sa likod ng tricycle. Grabe, hindi ko ma-imagine yung hiya. Paano kaya pag may sasakyan akong kaharap, tapos nagkangitian kami ng driver, hihiya ba ako o kikiligin ako? Depende. Charot, sobrang init nga lang kapag nasa likod ka ng tricycle. Nagtutuluan na nga yung pawis sa legs ko. Ayan pa naman yung part na maasim kapag pinagpapawisan. Pwede nang pamalit sa suka. Charot! Dahil nga sa meron na akong mga sasakyan kaharap, magilid na lang ako sa harapan humarap. Hihiya ako kasi tinatawag nila akong Daniel Padilla. After 30 minutes, nakarating na rin kami dito sa SM. Pagbaba ko nga, meron bumati sa akin na magandang babae. Si Ma'am Cindy pala yun, ang Bolangere 22. Hindi ko nga lang siya nabidyohan kasi nga hindi ko siya nakilala. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nalaman. Akala ko yung National Bookstore, bilihan lang ng mga libro. Bilihan din pala to na school supplies. Itong notebook ang kailangan na Enchantress. Kaya naman tinulungan ko na siya sa pagpili. Alam ko mahilig siya sa Blackpink. Kaya kumuha ko na isang pink na notebook. Color pink daw kasi ang kulay ni Jisoo. Nakita ko din pala dito yung Frozen si Elsa. Kaya naman kumuha rin ako na isa pero color blue naman. Kasi blue ang Frozen, di ba? Kumuha na pala ako ng lagayan. Kasi nga marami pala kaming bibilhin. Pero nabaliwala lang yung pagpili ko ng dalawang notebook. Kasi inalis ng nanay niya yung napili kong notebook. Mas sikat daw kasi ang Barbie kaysa sa Blackpink. Kaya Barbie na lang yung pinili namin. Tapos nang puro plain notebook na lang kinuha namin. Minimalist at aesthetic kasi sa Enchantress. Next na hinarap naman namin ay folder na loob. Buti na lang mababait yung mga staff ng National Bookstore. Tinuro sa amin ni Kuya kung saan nakalagay yung mga folder. Kaya lang wala siyang makita na long na white folder. Puro short lang, meron naman long pero hindi siya kulay white. Pero thank you pa rin sa pag-assist sa amin ni Kuya. Habang naghaharap si Kuya ng long folder, nagulat nga ako sa mga color ngayon. Grabe, iba-iba na sila, parang galing pang Amerika. Nung nag-aaral pa ako, hindi naman ganito yung color namin. Ang ginagamit namin color data ay Crayola. Eto nga nakita ko na, kaso grabe 64 pieces. Grabe, sobrang dami pero blue red yellow lang naman ang ginagamit. Sabi ko sige, bilhin ko na para makahiram din yung mga classmate mo. O, di ba ang bait ko? Ganun talaga kasi gusto ko maging inspirasyon sa kabataan. Pero dami binili ay one hole. Didilaan na lang to para maging one half at one fourth. Nagpabili pa ng pencil case, umpisa lang naman gagamitin. Kanda hirap ka lang magbukas niyan. Na-realize namin masyado pala mabigat ng 64 crayons kapag nilagay sa bag. Kaya sabi namin palitan na lang namin ng 24 crayons. Pero sabi ko hindi na. Bibili ko na lang siya ng bang dadgulong tsaka may pakpak para hindi nabubuhatin Enchantress yung bag niya. Pero grabe, I'm so tired na. Hindi ko na kaya maglibot-libot at bigat na rin ang dala ko. Kaya sabi ko kay Mama, di siya na lang bumili ng mga kulang. Hinga muna ako dito sa Gedli. Hindi ko alam kung magkano aabot kaya nagabot na ako ng 2,000. Grabe, notebook pa lang eh, pero tingnan niyo kung magkano ang inabot. Umabot lang naman siya ng 1,200. Tuwang-tuwa ako kasi mayroon pa ako sa kulay na 800 pesos. Dahil sobrang gutom na gutom na ako, dumaan muna kami dito sa Mr. Dona. Pang tuwid gutom lang, bumili kami ng isang piraso. At naghati kami dito na Enchantress. Kala ko wala na kaming bibilhin. Kaya naman pinatay ko ng cellphone ko at hindi na ako nagvideo. Akala ko kakain kami kaya umakit kami ng second floor. Total nandito na rin naman daw kami sa SM. Ibili ko na rin daw siya ng sapatos. Ang usapan mga notebook lang, grabe hindi lang bulsa sa mga sakay, pati ulo. Kaya naman pumasok na kami dito sa SM store. Ano kaya mini ng SM Shoe Mart? Nakita ko isang sapatos, 599 pesos na. Grabe, sarili ko, hindi ko mabili ng sapatos. Pagkatapos ka magsukat ang Enchantress ko, anong kaso sa kanya? Siyempre, bago bilhin niya, kailangan muna ng approval ng lola at saka ng mama. Habang sila busy-busy, ako ito gutom na, nang lalambot na ako. Grabe, nag-abot ako ng 850. Nagulat ako kasi medyas lang 250 pesos na. Sabi ko, next time dito tayo sa SM bibili, sa palengke na lang. Tapos na nga kami mamili at pumunta na kami dito sa Jollibee. Gutom na kasi ako. Pero siyempre, may binili na pala ako para sa sarili ko. Nagandaan kasi ako dito sa necklace eh. 120 lang naman siya, napakamura. Tsaka goma lang naman niya, pwede-pwede siya mabasa. Nanghihina ako, sakit ng bulsa ko, sakit ng ulo ko, sakit pa ng tiyan ko sa sobrang gutom. O siya, aya, kakain muna ang pamilyang dugyot. Siyempre, Jollibee lang sa kalam. Thank you, Tito Bay. O siya, uwi na kami. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye!